Sa buong bansa ang target na tigil pasada ng piston at manibela simula sa Lunes, April 15, at tatagal ng 2 araw. Pero may iba pang nakakasang piket at caravan hanggang sa mismong deadline ng franchise consolidation sa April 30. Binubulag tayo ng mga salita na deadline ng consolidation, wala kaming pakialam dyan, mahal na Pangulo o Pangulong BBM. Tapusin mo na yung consolidation, pero dapat ibalik yung aming 5 years na validity ng aming mga prangkisa. Bakit hindi tayo humanap ng isang alternatibong solusyon upang tugunan itong problemang kinakaharap natin sa transportasyon at krisis sa transportasyon? Pwede naman pong mag-rehabilitate ang ating mga sasakyan. Giit ni Mar Valbuena ng Manibela, maraming kooperatiba na ang nag-withdraw ng kanilang application para sa consolidation. Handa rin silang ituloy ang pamamasada sa Mayo. Kahit may babala na ang hindi makapag-consolidate ay ituturing na kolorum. Dagdag pa nila, inaasahang aabot sa 25,000 driver at operator ng PUV sa Metro Manila ang makikilahok sa panibagong strike sa Lunes. Tiwala ang piston at manibela na mapaparalasan nila ang transportasyon kapag nagtigil pasada sila simula sa Lunes, April 15. Humihingi din sila ng paunawa sa mga apektadong commuter dahil kailangan lang muna nila ipaglaban ang kanilang kabuhayan. Naiintindihan naman ng mga commuter ang dahilan ng tigil pasada, pero aminadong mahihirapan sila. Apektado, ubos sa oras, syempre maglalakad, dibis na papasok ka na kampante. Malaking epekto pag may strike. Mahirap pong pumasok sa trabaho. Siyempre po, maapektuhan po lahat ng mga tao dahil sa strike po. Saka mahihirapan po yung mga nagtatrabaho sa pagsasakay ng mga jeep. Giit ng Department of Transportation, marami na ang sumunod sa consolidation. Base sa kanilang datos, higit 77% ng mga PUV ay nakapag-consolidate na noong katapusan ng March 2024. Nagpapatawag naman ng konsultasyon si Senator Aimee Marcos dahil sa mga issue sa modernization na hindi pa nareresolba. So isa dyan yung pera, no? Kasi lahat naman tayo gusto ng bagong sasakyan, pero saan bubunot ng pambayad? Sa isang pahayag, sinabi naman ni Senator Grace Poe na dapat maipakita kung ano ang nangyari sa 3 buwang extension. Dagdag niya, hindi pwedeng iwanan ang mga commuter na nag-aagawan para makasakay, lalo na ngayong mainit ang panahon. Jervis Manahan, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng